Hi guys! Welcome back to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga tanong nyo kung anong ibig sabihin ng faint line sa pregnancy test. Ayan, ang dami pong nagtatanong sa comment section at sa FB page kung ano daw ang ibig sabihin ng faint line. And buntis ba or hindi buntis? Bakit laging faint line at delayed na sila ng ilang araw? Pero before that guys, meron po akong ibang channel, yung Shelly Pearl Vlog. Ito siya guys, please please support me. I'm doing daily vlogs, DIYs, and fashion, kung ano yung mga daily activities. And kung merong magpapa-shout out, dito na lang tayo magsha-shout out. And then sa channel ko na rin to, mag-interview ako ng mga nabuntis na. Dahil sa kakapanood or dahil ginawa lahat nila yung mga nasa videos ko dito sa channel ko na to. And madami na po sila guys, and gusto naman talaga nilang magpa-interview para ma-share din yung mga ginawa nila at yung case nila sa mga iba pang viewers. So dito sa channel ko na to, magsha-shoutout tayo, daily vlogs, questions, and then interview. Please, please subscribe and click the bell button na rin para ma-notify kayo kung may mga bago akong uploads. Meron na po akong upload na isang video lang. Ayan po siya. Please subscribe and watch yung video ko. Okay, so ito na. Madaming nagko-comment sa inyo sa comment section at sa FB page. May faint line sila, delayed na sila ng isang linggo or mahigit pa doon. And laging may faint line. Ano ang ibig sabihin nun? Alam nyo guys, one day pa lang na delayed tayo, enough na yung HCG, yung human chorionic gonadotropin sa system natin, sa ihi natin. Kaya yun yung natetest pag nag-PT tayo. Ang pregnancy test, ang tinetest na HCG, yun nga yung human chorionic gonadotropin. Kung buntis tayo, meron na yun sa system natin. At pag delayed ka ng one day, pwede nang matest yun. At eto, depende rin guys. Kasi, na-mention ko rin sa isang video ko before na depende sa mga brand na gagamitin nating PT. Kasi meron mga sensitive at meron not so sensitive. Kasi as I told you yung sa video ko dati, yung sa first pregnancy ko, 4 days before ng expected period ko pa lang, hindi pa ako delayed, before pa yun. So, pwedeng cut na yung dalawang line sa pregnancy test ko. So, napaka-sensitive niya. So, meron mga brands ng pregnancy test na hindi masyadong sensitive. Kasi guys, matetest lang ng pregnancy test ang HCG sa system natin kung nakaka-content na tayo or meron ng 20 to 50 ml ng HCG sa system natin, sa pipi natin, sa ihi natin. Pero may mga brand nga na not so sensitive, kahit 20 to 50 ml na yung level ng HCG sa ihi, hindi pa rin nila matetest. So, kailangan mga after 3 days, ganun. Okay, so kung delayed na kayo ng isang araw ng expected period nyo sana, pero hindi kayo nagkaroon, and then kinabukasan, pwede na kayong mag-PT. So, ang daming nagtatanong kung kailan pwedeng mag-PT, basta delayed na kayo ng isang araw, pwede na pong mag-PT. Accurate na po yung result niyan. Okay, kung may faint line doon sa first day na delayed ka, pwedeng buntis ka at pwedeng hindi. So, as I said nga, may mga brand ng mga pregnancy test na hindi pa nakakatest ng kung wala talagang 20 to 50 ml HCG level sa ihi natin. So, okay, mag-antay ka muna ng 3 days. Okay, after 3 days, mag-test ka ulit. Faint line pa rin. So, negative na talaga yan. Kasi, as I said guys, pag delayed ka na ng isang araw, pwede na talaga yan, accurate na yan, na pregnancy result. Kaya kung faint line, eh, huwag masyadong excited or huwag masyadong ma-depressed. So, as I said, depende talaga yan sa brand. So, okay, kailangan i-confirm at ulitin sa pangatlong araw. Okay, 3 days ka nang delayed, mag-PPT ka ulit.
But, pag faint line pa rin, ng 3 days delayed ka na, so, negative na talaga yan. Kasi, araw-araw kasi may progression yung HCG level natin pag buntis na tayo. So, may progression yan. So, pag faint line nga ng first day na delayed ka pa, so, pwedeng buntis ka, and then magpa-progress yan. Pang third day mo, i-confirm mo, magkasing tingkad na talaga yung test line tsaka yung control line pag 3 days delayed ka na. So, as I said nga, ako nga, 4 days pa lang before expected period ko. So, hindi pa ako delayed. So, for aga, 4 days, super tingkad na. So, ganun guys. And as I said nga, depende nga rin sa pregnancy test. So, I recommend na uulitin nyo na lang ng pangatlong araw. Pero, pag wala ngang progression, faint pa rin pag pangatlong araw, okay, huwag din tayong masyadong ma-depress. Recommend ko at least, okay, 1 week. Pag 1 week delayed ka na and mag-PT ka, yun na talaga yung confirmation. Pag faint line pa rin after 1 week na delayed ka na, negative na talaga yan. So, ganun talaga guys, wala talaga tayong magagawa and dapat talaga nating tanggapin and huwag masyadong may stress. So, tuloy pa rin natin yung mga ginagawa natin na live with healthy living and then gagawin natin yung mga tips na yung mga turo ko, panoorin nyo, balikan nyo lahat yung mga videos ko kung ano ang gagawin natin. Case to case basis po yan. Halimbawa, kung may endometriosis, kung may PCOS, kung may mga myomas, pwedeng yun yung mga dahilan nga kung bakit matagal tayo sa TTC natin, sa trying to conceive natin. Pero dapat ituloy pa rin natin yan para at least mabalance yung hormones natin and sa exactong timing ng ovulation. Dapat talaga timingan natin yung exact ovulation natin hanggat maaari gagamit tayo ng OPK kasi yun talaga ang pinaka-accurate na gamitin at tatandaan natin 24 hours. Hours lang talaga yung ovulation. So, dapat talaga timingan natin yan. And, lalong-lalo sa mga PCOS o kaya yung irregular yung period nila, mahirap talagang timingan ang ovulation. Pero, kung matatrack natin using yung OPK, halimbawa, hindi nga tayo nag-mens ng isang buwan, dalawang buwan. Pero, malay natin, next month, magka-mens pala tayo. Pero, bago tayo mag-mens, timingan na natin yung release na itlog from ovary. Kasi, ayun nga guys, yung ovulation muna yung mauuna bago mag-mens. Kasi ganito kasi yan, pag mag-release na yung ovary natin ng itlog, yun yung ovulation natin. So, nag-release lang yan ng 24 hours. Kasi, magre-release yung ovary ng itlog and then magta-travel yun sa fallopian tube papunta dun sa matres. So, huwag nating hayaan na pupunta yung itlog natin dun sa matres natin. So, yung pag-travel ng itlog dun sa fallopian tube natin, once na na-release na ng ovary natin, 24 hours lang yun. So, dun tayo nag-ovulate. And kung napunta na doon sa matres natin yung itlog natin, doon na siya magre-release ng mga hormones, magpapakapal ng matres natin, at yun yung magsished, magme-mens na tayo. So, doon sa ovulation natin, habang nagdo-travel yung itlog na na-release ng ovary, doon talaga natin tatimingan na mag-do. Kasi dapat yung similia at egg mag-meet doon sa fallopian tube. Doon magaganap yung fertilization. Kung may fertilization, ayun, mabubuo nga yung baby doon. After nun mabuo, magta-travel na yun, papunta ng matres at doon siya kakapit. Pagkakapit yan sa matres, ayun, magkakaroon tayo ng implantation bleeding. Yun yung sinasabi kong magkaka-spotting ka ng pink to brownish discharge na hindi tatagal ng tatlong araw. Hindi malakas, dapat spotting lang or kahit oras lang din ang itatagal. Yun yung isang signs na buntis ka rin. So, kung nakaramdam ka ng spotting, ng ganun, and pag delayed ka ng isang araw, magpipiti ka na dun. Pwede ka nang magpiti. Kahit nga hindi ka nakaranas ng implantation bleeding, basta delayed ka ng isang araw, pwede ka nang magpiti. Hindi lahat ng mga kababaihan nakakaranas ng implantation bleeding. Ako nung una kong pregnancy, hindi ako nakaranas ng implantation bleeding. Okay pa rin yun. Kahit hindi ka nakaranas ng implantation bleeding, okay pa rin yun. Hindi lahat.
So, ayun nga lang talaga, ideally, and yun yung first sign talaga ng early pregnancy kung wala kang nararamdaman symptoms. And then, madami ding nagtatanong kung bakit delayed na daw sila ng ilang araw and then wala naman silang nararamdaman din na symptoms. Pwede pa rin kayong mag-pity, guys. And may mga nagko-comments din na buntis sila and wala silang nararamdamang sintomas ng buntis. Okay pa rin yun. You are lucky, guys. Kasi ang hirap kaya ng magkakasintomas ng buntis, kayong naduduwal ka, kung ano, nahihilo, o kaya nagugutom or sensitive sa amoy, ganun. Okay pa rin yun, normal pa rin yun. May mga babae talaga na hindi nakakaranas ng mga pregnancy symptoms. Pero it's okay, it's normal. Hindi lahat ng mga kababaihan nakakaranas ng mga pregnancy symptoms. So, yun lang ang tatandaan natin, guys. Huwag masyadong ma-depress. Alam ko, naranasan ko yan na ang titisi talaga, napaka-stressful. Lalo kung nagte-check na tayo ng pregnancy test or yung ovulation natin, ganun. Lalo yung mga irregular at may PCOS, hindi nag-ovulate, so hindi nagpa-positive yung ovulation kit. Ano? So, madami ding nagtatanong pala. Eto, sasagutin ko na. Yung ovulation kit din natin, dapat magkasingting ka din yung test line at control line. Doon tayo nag-ovulate. Doon natin tatimingan ang pag-do. So, ayun nga din sa pregnancy test din, huwag masyadong ma-depress. Kung first day pa lang, may faint line dyan. And huwag masyadong excited. And i-confirm natin ng third day kung faint line pa rin yan. So, medyo negative talaga. Kasi as I said, may progression yan araw-araw. Kasi pag buntis tayo, yung mga hormones natin tuloy-tuloy na mag-progress yan. Lalong-lalo yung HCG, yung human chorionic gonadotropin, yun yung tinetest ng pregnancy test, nagpro-progress yan. May progression yan. Kaya pag third day, magkasingtingkad na talaga yung dalawang linya, yung test line tsaka control line. And then, okay, pag faint line pa rin or medyo mas matingkad kaysa dun sa first day na delayed ka, i-confirm natin a week before. Kasi as I said nga, depende sa mga brand din ng mga pregnancy test. Okay, 1 week and then faint line pa rin, negative talaga yan, guys. So, kailangan talaga nating tanggapin. And it's okay. Just continue what you do na pag-prepare ng pregnancy. And malay natin, next month, yun na yung lucky month natin. And yung pagkuha din ng ihi, at least first ihi in the morning. Kasi medyo naiipon nga yung hormones natin sa night and then sa morning, medyo mas madami. So as I said, natetest lang ng pregnancy test is 20 to 50 ml na level ng HCG. So at least, more accurate, mas madaming naipon dun sa night na hindi tayo umihi. So, early in the morning, yung first ihi natin, and then i-catch natin yung midstream, yung kalagitnaan ng ihi natin. Doon natin itetest yung, o kaya ididip yung pregnancy test. Yun lang, guys, at sana nakatulong ang video na to. And please keep the requesting pa rin kung meron kayong gustong gawan ko ng videos. And please subscribe, click the bell button, and para ma-update kayo sa mga susunod na mga uploads ko. And please don't forget to check my channel. Ito siya. And subscribe na rin, guys. Dito tayo mag-shoutout kung meron kayong gustong ipa-shoutout. And ayun nga, meron akong mga interviewin na mga nabuntis na. Dito ko ipopo. And then parang open na open siya na mag-question and ganun. And then itry ko na rin, guys, dito ko na rin ipo-post yung mga question and answer na matagal na nating pinaplano pero hindi pa talaga magkaigi. So minsan kasi nakaka frustrate din yung mga bashers. So, alangan naman nasasagutin din natin lahat yung mga questions na yun. So, yun, guys. Please check my new channel and please subscribe. Yan siya. Thank you and bye-bye!